Ang mga buhay ang isa sa pinakadelikadong reptilya sa mundo. Bukod sa kaya nitong lumaki ng lagpas tao, ay isa rin ito sa mga nilalang na nabubuhay na kayang kumain ng mga malalaking hayop at kahit pa nga mga tao. Ang nilalang na ito ay tinatayang mayroong 13 species at bawat uri nito ay may kanya-kanyang laki. Welcome back sa Maharlika TV. Halika't alamin natin ang listahan ng 6 na pinakamalalaking buhaya na nabubuhay sa mundo. At kung handa ka na, umpisahan na natin. Number 1, Cassius. Ang buhayang si Cassius ang klase ng buhaya na nakatira sa tubig alat. Ang dambuhalang buhayang ito ay may habang 17 feet at 5 inches at bigat naman na 998 kilos. Si Cassius ay malaking perwisyo noon sa mga residente malapit sa ilog ng Tines dahil sa madalas nitong pag-atake sa mga bangka ng mga taga roon. Nahuli ang buhayang ito ay noon pang 1984. Tatlong taon mula sa pagkahuli nito ay kinuha ito ng isang crocodile hunter na si George Creed at inilagay sa isang zoo na tinawag niyang Marineland Melanesia na matatagpuan sa Queensland, Australia. Number 2, Utan. Ang buhayang si Utan ay isinilang noong 1964. Isa siyang hybrid breed ng isang saltwater crocodile at freshwater crocodile. Ang buhayang ito ay makikita sa Samut Prakan Crocodile Farm sa Thailand at ito ay may habang 18 feet at bigat naman na 2,000 pounds. Si Utan ay nakatira sa isang magarang pool na may sukat na 5,000 square feet at naglalaman ng 30,000 gallons na freshwater. Hindi pa man nasubukan kung gaano kalakas ang puwersa ng kagat o atake ng buhayang ito. Ngunit sa estimate ng mga eksperto, ito ay mayroong 5,000 pounds na pressure dahil sa laki at bigat ng naturang buhaya. Number 3, Brutus. Ang buhayang si Brutus ay makikita sa isang park na matatagpuan sa Adelaide River, Australia. Ito ay may habang 18 feet at 4 inches. Tatlo na lamang ang paa ni Brutus na putol ito dahil sa pag-atake sa kanya ng isang bull shark. Ang bull shark ay isang uri ng pating na kaya ding mamuhay sa tubig tabang at tubig alat. Kaya posible na nagpang-abot ang dalawa na naging sanhi ng kanilang madugong pag-aaway. Sa nangyayaring pag-aaway ng dalawa, natanggal man ang bull shark, ang isang paa ni Brutus hindi naman ito nakawala sa kanya. At tuluyan niya nga itong naging hapunan. Number 4, Gustav. Ang buhayang ito ay kilala sa maraming pag-atake at pagkain ng mga tao na malapit na naninirahan sa Ruzizi River na matatagpuan sa Central Africa. Tinatayang nasa 300 na katao ang nakain umano nitong si Gustav. Since hindi pa nahuhuli ang dambuhalang buhayang ito, wala pa itong opisyal na sukat o bigat. Subalit sa pag-estimate ng mga eksperto, ito ay may habang 19.68 feet at may bigat namang 910 kilograms. Marami ang nagsabi na ang reptilya na ito ay posibleng nasa 100 taon na dahil sa pambihira na nitong laki. Subalit ayon sa isang dokumentary, tinatayang ang edad ng naturang buhaya ay nasa mga 60 years old pa lamang. Dahil nung bumuka ang bunganga nito, ay halos kumpleto pa ang mga ngipin. Dagdag pa nila na ang buhaya na may edad na 100 taong pataas ay halos wala ka na makikita ngipin. Makikita din sa katawan ni Gustav na may tatlo itong peklat, dahilan ng tama ng bala. Lalo na sa kanyang kanang balikat, nakita ang malalim na sugat nito. Huling namataan si Gustav ay noon pang 2015. Nakita ito ng mga residente sa ilog na sumakmal at humila ng isang malaking kalabaw. Number 5, Dominator. Si Dominator ay katulad din ni Brutus na makikita sa Adelaide River sa Australia. Tinataya na ang buhayang ito ay may habang 20 feet. Kilala si Dominator sa pagbibigay aliw sa mga turista na sakay ang isang tour boat dahil sa pagpapakita nito ng pagtalon sa ilog na halos kita na ang kalahati ng kanyang katawan sa tuwing pinapakain ito ng kanyang tagapag-alaga. Kahit pa man nakakatakot ito dahil sa sobra nitong laki, marami pa rin ang naaliw dito at ang dambuhalang buhaya din ito ang nagsisilbing atraksyon sa ilog dito. Number 6, Lolong. Ang dambuhalang buhayang si Lolong
ay nahuli mula sa ilog ng Bunawan, Agusan del Sur noong September 3, 2011. Nahuli ang buhayang ito sa pamamagitan ng pagsanib puwersa ng mga local government unit, mga residente ng Bunawan at ng crocodile hunter ng Palawan. Mahigit 3 linggo ang kanilang binuno bago nila nahuli ang higanting buhayang ito. At nung pumasok na nga sa bitag itong si Lolong, ay sinasabing tinatayang 100 katao ang tulong-tulong upang maiahon lang ito mula sa tubig. Pahirapan ang paghuli sa naturang buhaya dahil mas lalo itong nagiging agresibo. Katunayan, 2 beses pang naputol ang tali nito bago ito tuluyang na-secured. Si Lolong ay tinatayang may edad na 50 years old at ang higanting buhayang ito ay ang pinagdududahan ng mga residente na umano'y posibleng kumain sa isang manging isda at sa isang 12 years old na bata na tanging ang ulo na lamang ang natagpuan sa tabing ilog. Si Lolong din ang tinuturing sa larin sa pagkawala ng mga kalabaw ng mga residente. Subalit nung ma-examine ang tiyan neto ng isang eksperto, lumabas na negative ito sa sinasabing kinain na kalabaw at tao. Si Lolong ay sinukat ng zoologist at crocodile expert na si Dr. Adam Briton. At ito ay umabot sa 20 feet at 3 inches. At noong June 2012, official na kinilala ng Guinness Book of World Record si Lolong bilang pinakamalaking buhaya sa mundo. Ang pangalang Lolong na ipinangalan sa higanting buhayang ito ay kinuha mula sa isang crocodile hunter galing Palawan na si Ernesto Lolong Cañete na siyang nanguna noon sa paghuli sa naturang buhaya. Si Ernesto Lolong Cañete ay namatay sa heart attack ilang araw bago noon mahuli ang dambuhalang buhaya. Si Lolong ay natagpo ang patay noon sa loob ng kanyang compound alas 8 ng gabi noong February 10, 2013. Namatay si Lolong dahil sa pneumonia at cardiac arrest dahil sa fungal infection at stress. Preserved ang katawan ni Lolong at ito ngayon ay makikita sa Philippine National Museum of Natural History na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. At yan mga bisdak ang ating listahan ng 6 na pinakamalalaking buhaya sa mundo. Dagang salamat sa inyong panunood at sana tuloy-tuloy pa tayo hanggang sa ating susunod pa na mga video. God bless!